Ginanap kahapon, Miyerkules, ika-6 ng buwan ng Setyembre 2017 na 53 regular session ng ikasyam na konseho ng Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan. Bagamat inaasahan na ang 2017 proposed annual budget ang paksa sa agenda, ay ang updated Provincial Development Investment Plan o PDIP ang pinagtuunan ng talakayan. Ito ay sa kadahilanan na ang PDIP at AIP di umano ay may mga integral na parte sa panukalang budget ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng mga ahensya ng National Economic Development Authority o NEDA, Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Budget and Management o DBM upang magbigay liwanag sa mga kaukulang kahalagahan ng PDIP at AIP sa pagbabalangkas ng taunang budget. Sinabi ng mga naimbitahang resource speakers na bagamat pangunahing requisitos ang PDIP at AIP ng probinsya, ay maaari itong i-update ng PDC batay na rin sa mga pangangailangan at kasalukuyang kalagayan ng probinsya. Ngayong araw ay nakapanayam ng Cagayan Provincial Information Office si Board Member Rodrigo de Asis at nagpaliwanag ito sa ilang mga issue tungkol sa patuloy pa rin pagkakabinbin ng annual budget ng probinsya. Sir, bagamat natuloy ang agenda, ang session kahapon at napag-usapan yung mga parte ng pagtalakay sa annual budget ng probinsya, ngunit nag-concentrate ang konseho sa pagtalakay tungkol sa PDIP. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan sa hanay po ng Sangguniang Panlalawigan, naimbitahan nyo ang NEDA, DILG at DBM upang mag-shed ng paliwanag. Doon po sa updated na PDIP, sinabi po ng NEDA, ng DBM sa DILG na walang mali kung i-update ang PDIP. At bakit po sa hanay naman ngayon ng konseho ng Sangguniang Panlalawigan ay mukhang kino-question pa rin ang legalidad nitong updated na PDIP? Yun nga, I'm also confused insofar as the stand of the majority of the Sangguniang Panlalawigan regarding the updated PDIP. That I think that is everything is complete, but there was a question regarding some insertions, but I think that should have been cured, yung mga deficiencies, when a member of the PDC, Mayor Cabaddu, move for giving authority to the local finance committee to rectify, to amend, and to reconcile and to finalize. And as far as I'm concerned, that should have been considered, considering the fact that was taken during the PDC meeting, and there was no objection on the part of the members. But still, the other members of the Sangguniang Panlalawigan did not touch the annual budget but concentrated on the PDIP and later on the AIP. I think these are only procedural, but I emphasize yesterday that in case of doubt, the doubt should be resolved in favor of the general welfare, in favor, in the interest of public service, para umunsad na ang ating budget. I think it's a matter of trying to be flexible, because I believe there is no irregularity, considering the fact that that was taken during the May 31 PDC meeting. So, in other words, they should have been be flexible,
because I believe time is of the essence, because we are already in the month of September, and people are awaiting for all the programs, projects and activities to be given by the provincial government under the leadership of Governor Manuel Mamba. Sir, ang mensahe niyo po doon sa mga kababayan natin para po mas maliwanagan nila yung issue ng tungkol dito sa executive budget, sa hanay niyo po at sa hanay po ng Sangguniang Palalawigan? Well, kahit ko lang kamuan iti Cagayanos na we are trying our best to reconcile everything, and hopefully there should be a meeting of the minds between the executive and the legislative, at sana magkakaroon ng dialogue para sa ganun once and for all maayos na itong problema. And we will try to invite the oversight line agencies like the DBM, the NEDA, the DILG, who could share and enlighten us regarding some problems in connection with the budget. Kasama si Jericho Ganaban, Michael Angelo Alvarado, Kevin Paul Tudaw, ako si Eugene Carlo Tolosa, nag-uulat para sa Kagandang Balita, Pabaruen, Tikagayan.